Naku po, grabe naman yun, mga best of talagang palaban talaga ang mga players itong dalawang to. Pero heto na tayo, welcome to the Land of Dawn, game number 1, NXP Predator Solid versus Arkangel. Pakilala lang namin ito mabilis, NXP Predator Solid, Chester dito for Natalia, H2O naman for Claude, Rene J for Cho, Yawi Esports for Kufra, and MB for Athams. Ito naman sa ating red side, yun ang Arkangel, kaya kayang gagamit ng Kaja. Saksa naman para sa isang XBE. Ooh, grabe naman yun si Kuya Chester natin. Medyo naligaw. First blood ka dito for Arkangel, and Ninja Kill ang gagamit ng Grok. Sakuragi naman for this Bruno. Grabe naman mga bestie wap. Medyo sabagay. Pagka ganito, NXP Predator Solid ang lumalaro, sanay na akong na-first blood sila. Pero nga lang before, si Rene J ang kadalasang unang nga namamatay. Ngayon nag-iba nga lang si Chester, pero at least isang team pa rin naman yan, syempre. Yun yung kinagandahan ng pagkakaroon ng Johed sa lineup. May kumbaga, pag namali ka ng posisyon, automatic ejector agad para sa kanya. Pero grabe dito si MB, sobrang tapang lang din naman with the thumbs mga bestiwa. Pero kita natin dito for this NXP Predator Solid, hindi pa nila nakukuha yung buff dito. Pero anyways, Yawi Esports, double kill, Memshi! Flicker plus about si Ball. Damage is real agad. Yao Esports nga po pala, pangalawa sa Pilipinas na top na gumagamit ng Kufra sa ating liga. Yun, kaya nga tama dyan Ate Shanti. And for this time, kumukuha na naman ng buff in invade pa nga. Ayun, naku, pero hindi yata uubra. Pero nakuha ni Rene J, but still a kill. Mga besties, mukha damay na rin ito. Si Yawi Esports trying to escape, but it's too late for some backups for NXP Predator Solid, mga bestie wap. So, medyo alam ng Arkangel laruin kapag kakalaban nila ang NXP Predator Solid. And just to remind you, halos rematch to, no? Tama ba? No, ng finals ng Just ML Cup. Ayan, so sila rin ang nagharap nung Just ML Cup. So this Nagkaharap ulit sila. Kabisado sa nila yung mga ano nila. Kabisado nila yung isa't isa. Pero anyways, mga kaibigan, eto na si Rene J. Hoy, nice flicker out para kay Ito natin dito. Pero nga lang, H2 dito, tumatakbo lang din naman. Pero it's gonna be a 4 versus 4. Buhay pa rin si Ethan dito. And H2, mabipilitan na tumaka. Ala, grabe naman yun! Inikot na at nag-dive sa tore, mga beswap. And that is going to be a kill for this NXP Predator Solid team. Pero saksa dito, wala killing spree na. Nakapatay pa na isa. Pero Yawi Esports again with his third kill para sa ating laban. Rene J against 2. Sama mo ba dito si Kuya Yawi natin? Medyo na late lang din naman for the backup dito. Pero sa may bandang likod, grabe nga dun. Tuloy-tuloy yung laban. Grabe, punong-puno ng action mga bestie hop itong dalawang to. Nakita nyo naman, ni talaga nga alo sa umabot yata ng 4 kills for both teams dun. Or 3 kills each kung sakasakali, nabalik-balikan na. At napakatagal ng engagement sa nakita nyo ngayon mga bestie hop. And for that, ganyan mga gusto nating nakikita nyo. 3 minutes pa lang, punong-puno na ng action. Wala pa nga nababasag na tore, nadudun na agad sila sa pagitan ng tier 1 at tier 3 towers. And for this, first turtle of our game is now up at mukhang uuwi na to na NXP Predator Solid. Oh, dito sa NXP, actually, lamang sila na isang kill lang dito for their team. Pero kung mapansin natin sa gold, malaki na agad yung kalamangan nila against Arkangel. Plus a turtle objective para sa nilang team. Pero anyway, 6-5 pa rin naman ang ating score for Arkangel as much as possible since hindi sila nakakuha ng turtle. Pero ito, kita natin dito mukhang si Kuya Iso natin ang mapapatay. And Rene J getting a kill for NXP Predator Solid. And going back sa ating thought, kailangan makahabol dito in terms of turret push ang Arkangel since umaangat dito ang NXP pagdating sa pagpatay. Oho, tama dyan Ate Shanti. And for this mga kaibigan, naayos lang natin yung sounds mga bestiwa para for in-game sounds. And mamaya okay na yan. Direct Popey ga at least. Pero sa bilang banda, si Saksa. Naku po, napatay lang din naman. Ito pa si Yawi Esports. Nabigyan mga besties. Naku na, dun na lang sa dinami-dami ng lugar na pwede kang malockdown dun pa sa may tower. Kumbaga, talagang free hit sa'yo yun. Sinalam, no? Oh. May bantakas ka, pero nasaktuhan ka nila ng wild charge. Pero anyways, kita natin dito for this match. Talagang, hindi mo alam kung sino lamang pagdating sa umpisa. Yes, lamang dito NXP Predator pagdating sa gold. Pero kung pagdating sa team fight, lumalaban din dito yung Arkangel. So, hindi natin masasabi kung sino ba talaga ang unang makaka-wipe art or unang makakatapos ng objectives dito para sa ating laban. Ejector naman. Para kay Eason dito, that is going to be against MB. Nagamit na ng Vengeance, pero ito na yata ang inaantay natin. Na si Galot sa ating dalawang teams. MB dito halos wala ng buhay plus unstoppable force. Nako, ang nakaldagan doon ay si Yawi Esports. Pero sa may bandang likod,
si Renegade for the backup lang din naman napatay dito ang marksman ng Arkangel. Pero hindi pa doon matatapos mga kaibigan. Doon nga lang, Wild Charge para kay Ninja Killa. And another one, ultimate para kay Saksa. Pero yun nga lang, hindi pa rin sapat. Renegade here with the Jeet Kune Do. Pero naku po, nice knock up there. Dalawa ang nakuha nila. 2-for-1 trade. Another one, makakadamay pa ba? Pero hindi, mga wala na itong buhay. Try natin sa sandwich technique yata. Pero si Renegade, naku po. Renegade nga to, pag maasim. Uy, naku po, naipit na. Narangan pa. Si Chester, napaganda. Napaganda. Napaganda pa nga yung Guardians Barry ni Chakila para sa kalaban nila. Pero anyways, 10-8 ang ating score. Grabe yung bakbakan dito. Bakit yung tinapos yung clash? Okay lang naman sa akin kahit mag-clash tayo buong araw. Wala namang problema. Kahit na punong-puno yun nila ng action. 5 minutes pa lang to ha. Mga Bestie Wap, halos 10-8 na agad or 18 kills na agad ang naitala dito sa ating mapa. So, mapaganda nga ng laban. Ito na, okay na. May rinig na akong sounds. Ako din may narinig na, may liwanag na ang buhay guys. Parang yung black and white naging colored na. But anyways, this is the second turtle. Para sa ating laban ngayon, for Arkangel, sinisimulan na lahat ng objective. Ay, naagaw ni Kuya Yawi, esports natin. Totoo yata na meron siyang inspiration nakasama dito plus the Faker. Tyrant's Rage para sa kanya, pero sinamahan natin naman dito ng Last Insanity. Coming from this XP, pero not enough damage dito for the AA squad. Saksa dito, napatay pa, pero sa may matalikod. Izol goes in for the dive, giving him a double kill. MP dito. Together with Chester. Hala si K ang kunat ng join mga Beswap. So buhay pa rin dito si pari iso natin na Arkangel. Oh, tama ka dyan, Ate Shanti. At ito na nga tatlo. 3-4-2 trade ang nangyari doon, mga Bestie Wap. So, yes, nakikita natin na lumalamang ang NXP Predator Solid pagdating dito sa map of vision and the map control against Arkangel. Pero for Arkangel naman, they make sure to it na nakakabawi man lang sila kahit sa patayan man lang muna. So, at least, slowly but surely, nasa-shutdown naman nila kahit papano ang takbo ng NXP Predator Solid. Kasi if you're going to take a look kung baka wala silang kill dito against NXP Predator Solid, baka napakalaki na ng lamang ng NXP siguro. Pero at least dahil sa nakakabawi sila pagdating sa kills, ito na si Renegade naman. Ayun, talagang speaking of pagbawi ng kills, talagang nakakabawi. Yaw, esports, pasok na lang din mga kaibigan. Pero mukhang di-disengage na lang muna. Maganda ang pwesto dito ng Arkangel. Another one ejector na naman para kay Yawi Esports. But here comes Chester. At Kiki, walang buhay dito. Pwede yata i-blazing do it. Pero hindi. Normal attack na lang. Mga kaibigan, H2 dito. Medyo malalim na. Naupo. Pwede patayin. Baristo. No. Sakuragi dito naman. Under the turret has been taken down as well. Dalawa na anda pa. For Arkangel na naman, H2 damay din, 3-4-2, trade tayo dito. Pero hindi pa rin tapos ang boxing mga Bestie Wap, tuloy pa din si Yawi trying to escape, no? Ay, naka-flicker out dito si Maris Laksa natin. Pero ito na, backup counter, Elix Predator Solid. Hindi pa rin talaga tapos si Kuya Isan natin dito, naka-ready lang din naman. Pero disengage para sa kanya. At gaya na sinabi natin guys, mainit ang dalawang kupo na natin ngayon. Ay, nice! Grabe naman talaga ang instincts doon ni Kuya, pangalan nito, Kuya Renich. Chain natin with the Joe Flicker A plus si Jeet Kune Do, automatic kill para sa kanila. Top farmer para sa ating laban is this Claude with 5.7k gold. Pero for Arkangel, nandun yung ano nila eh. Nandun yung hindi nila binaburst agad lahat o hindi nila binabato lahat sa isang player lang yung mga skills nila. Actually for this Kaja, possible siguro na abangan niya kung kailan lalabas yung Natalia tsaka niya hilain. Exactly. Pero guys, ang sakit na dito ng isang Joe, that is the Blade of Despair agad for his item. Kaya nga, nirekta niya naman na kaga dito. At sa nakikita natin din kay Cho, napakalikot o napaka-agresibo din talaga niya gumalaw dito against the Arkangel. Medyo nahuhuli nga lang siya, pero yung nga lang, ito naman sa kabilang banda, nadali si MB speaking of paghuli, ayun. Vengeance has been popped, umulti na lang din mga besties. Alam niya wala nang kawala. And yun, may trade din sa top lane mga besties. Medyo maganda nga lang ang trade ng NXP dahil close enough na sila sa tier 3 tower sa top lane. Kill at saka, kumbaga kill at saka turret para sa kanila, mas lumiliit yung mapa dito ng Arkangel. Actually, problema dito for Arkangel, ang pinaka nangyayari is pagdating sa teamfight or bago makapatay dito against NXP, kailangan apat sila, dalawa sila, like dito for NXP Predator Solid, meron at merong isa or dalawa na nakakapag-split push para sa kanila. Titignan natin, in terms of turret objective dito, for Arkangel, isa pa lang ang kanila nasisira dito, and for H2, ngayon pa lang siya nagkaroon ng golden stuff, pero kanina napakasakit na niya agad. Pero anyways, Yawi Esports talaga nga saktong-sakto, lagi dito ang kanyang pagkakapasok, saksa dito, wala nang Firaga armor, and that is going to be a kill secured para dito sa isang Claude ng NXP. Okay.
Kaya nga medyo na delay lang ng konti yung cooldown ng kanya flicker. Ngayon pa lang nag-cooldown ng kanya flicker, pero patay na siya mga besties. Medyo nahihirap, mahirap nga lang, yung isang ulti lang ang ginamit ni Yawi. Sure kill na agad ang expert doon. Pero eto mga bestie wapa, good news muna tayo. So far what we have right now is 4.8k viewers. Okay, so pag umabot tayo ng 6k viewers, mamimigay tayo ng additional 500 ulit. So 1.5 na ang total na diamonds na pamimigay natin. Ang unang goal natin 2k, 'di ba? Eh napaka-basic 'yan sa mga viewers at supporters natin. So, pag umabot tayo ng 6k mga best of 6k viewers, another 500. So, tatlo na. Tatlo ang mananalo kung sakasakali. Pero so far ngayon, ilan bang shares tayo? 533. Dalawa muna ang pamimigay one natin. Oh, dalawa na muna pamimigay namin, syempre. Pero pag umabot tayo, sige ako mamimigay niya ako. Ako magbibigay ah. Ikaw, si Direk Joma. Uy, si Direk Joma pala yun. Bigla may sumisip. Nakabantay pala yung ano natin, Financer. Pero anyways, mga kaibigan, 19:15 natin scored 10 minutes and 30 seconds in third game time. Lord is now up for this NXP Predator team. For Arkangel, medyo delikado if ever kapag kayo kukontest nila. Pero there's a possibility na maagaw nila because they have the crack para sa kanilang lineup. Pero anyways, dito si Chester, tamang words lang din naman for this LX Predator team. Actually, ginagawa, uy, umasok at napakita mga Besiwap dito. Siguro pwede na rin bait para habang nangyayari yun, nakapag-objective dito ang LX Predator solid, and that is the Lord. Pero naramdaman lang din naman dito ng Arkangel na sinisimulan na yan. Yawi Esports, at dito nakabalik tayo, wave the dagon dito para kay paring Renek J natin, and that is going to be a kill para sa kanila dito. Naiwan din si Kuya Keke natin, minus one pa, isa pa si Sakuragi doon. So wala na free hitter dito for this Arkangel squad. Ninja Killer and this XB ang natitirang buhay for the Arkangel. Drama ka naman dyan. And the Lord is open dito for NXP Predator solid. Pero si Rene J naupo, medyo malalim-lalim, masim-masim. Pero hindi kakayanin, wala silang pang-hold dito for this show na tumitipi pa sa kanilang pagmumukayon pa. Pumasok at sumisticker pa. Sige, yari ka ata, lalabanan, wild charge. Pero whoop, naupo, nagkamali ng konti. Nakatakas po. Nakatakas po si Rene J dito. Plus sa Lord dito para sa side ng NXP Predator solid. Actually sa ano, sa ginagawang nga laro dito ng NXP, parang sobrang bilis nilang kumilos. Oo nga no, sa bagay isa sana na bago tayo dito. Kasi buong 5 minutes pa lang din kanina nung game natin, punong-puno na ng action, ang dami ng patay na ganap. And for that, hindi na nabigyan ng pagkakataon yung Arkangel na makabasag man lang ng nakabasag sila, pero iisa lang, hindi na nadagdagan ang nabasag nilang tower dito against NXP Predator solid. Knowing ng Arkangel po, the reason why na direct invite sila, dahil sila po ang champion ng ating Just Ember Cup previous season. Oo nga pala. So, kumbaga sila yung defending dito sa ibang tournament natin kung saan nakalaban din nila yung NXP Predator solid. Pero anyways, for Arkangel, na-defend nila agad dito. Ang unang Lord na binato sa kanila ng NXP Predator solid, pumasok dito si Chester, pero disengage na para sa kanila. Pero dito naman si Rene J pumasok kasi yung gala nahila dito ulit yung Judgment Wave na Dragon para sa kanya. Pero natin up damage, Flicker A plus Tyrant Stage para kay Yawi Esports. Naku, may kanya-kanya buhay na po sila. Hindi makapasok yung tatlo. So, for NXP Predator solid, at dahil dyan, patay ang dalawa ng kanilang team. Exactly. And for this, naku po, this might be the opening for Arkangel. Ang malas nga lang, wala silang Lord na pwedeng makuha ang objectives other than to push this other side lanes nila mga bases. Pero heto na, si Iso, nakita si MB. Dagdag na yan, sama na sa listahan ng mga utang, mga kaibigan. Mamamatay yata. Ito na, walang kawala. Kakampi mo na lang sarili mo. Iniwan ka na ni Natalia na dito sa Gately. Pinanood na lang siya. Wala na rin magkakawala. Kaysa madamay pa si Natalia. Diba? Magpanggap ka na lang na hindi mo nakikita yung kaampi mo. Oo, kunwari, literal na halaman. Wala kang nararamdaman, wala kang nakikita, wala kang emosyon. Pero anyway, si Chester dito na makita mga best. Uy! Naku, nagkamali na liko. Bigla liko mga best. Pero ay! Naku, si Kuya Isol, medyo lumagpas. Nagkamali ng parking lot. Pero anyway, si Chester dito, gangster na gangster. Para sa kanya, Natalia, with that 626 KTA. Mga best, talaga nagbibigay lang siya ng map vision dito for this NXP Predator Solid Squad. Actually, for Arkangel, ito yung perfect opportunity para sa kanila kasi from time to time, yung NXP dito nagkakaroon ng errors, nagda-dive in sila, pa isa-isa silang pumapasok. So, ito yung chance para makahabol si Bruno in terms of gold. Exactly. Tama ka dyan, mga bestie wap. Ito na, 6K viewers na tayo. Shoutout sa lahat ng mga nanonood dyan. Ayan, for this, tatlo na ang 500 diamonds sa pamimigay natin. Tatlo na ang magiging winner nun. At pamimigay namin yun ni Ate Shanti
pagkatapos or before we end this stream, before we end this day, mga bes, pagkatapos ng game number 3, if ever, mga bes. Pero syempre, heto na muna, bakbakan lang din, mabilis Kiki dito, wala nang buhay. H2 ang una yata maging casualty, but it's a no, nakatakas lang. Kiki na nga talaga, mga besties, pero si Ninja Killa trying to escape with his Grok. Pinasok ni Awi and another ultimate as well. Renny J, backup lang din, follow up sa abilang banda. Ayun, ang kanilang kakampi for Chester na shutdown lang. Naupo, 3-on-4 ang boxing. Minus 1 pa, mga best swap. Isun dito, napatay na rin. And that's going to be a 2-4 para sa ating laban niya. Last instante, grabe tayo sa aksa dito. Habang sa Sakuragi, nagpapatulang din ang kanyang bola. Bumina siya ng Berserkers Yuri, pero hindi na kinaya dito. Please, do it para kaya paring H2 natin. Nakapatay dito si Renny J and Saksa dito ang natitirang buhay for this Archangel squad. Papi Renny J natin, nandun lang din naman si Getty. Kamuti ka pa mamatay na nga, asal lang din. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kumbaga, yun, napatay na nga. Mga bestie wap, naglupang hinirang doon sa loob ng Archangel base. Mga bestie, sa talagang standing strong. Oop, naupo, yun, dali. Beautiful shutdown to para sa Archangel with a double kill para kay Saksa. Pero tuloy pa din MB with Ninja Killa, Kiki, and Eason. Naku po, inahabol nyo. Chase down offer na to, mga bestie wap. Meron yata ang ejector. Ejector mo si Ninja Killa. Pwede din sanang unstoppable force kung abot sa range. Pero anyways, pero sinabi natin, sa nangyaring yun, ang taas opportunity sana na NSP Predator Solid na makasira kahit isang inhibitor turret. Archangel, pero pinilit pa nila makapatay dito or ma-wipe out yung Archangel squad at dahil dyan, matagal pa bago mabuhay dito si H2 at buhay na ang pangalong Lord sa ating laban. Prince Archangel, kailangan masecure nila to. Although merong Natalya na pwedeng sumingit dito at likuran isang Bruno si Paris Sakurago natin ang may hawak dito ang bola. Kailangan po full force na. 21, yes, kailangan full force dito ang Archangel. Nakaabang dito si MB sa Natalya sa may banda likod. Pero tignan natin dito sino makakuha. Lord! Lord! Nakuha ni Kuya Yawi Esports natin para yung third na lap naman kanina. Jin Kondo dito, tramaan ang dalawa. Patay lang naman dito si Kuya Eason natin. At naisama pa si Saksa Sakuragi 4-3. Double kill dito para kay MB natin. Dalawa ulit. Ano dito ng buhay for Archangel? Tatlong mahabol kay Ninja Killa. Isa naman para sa Kaja. Plus a Lord para sa side ng NXP for this game number 1. Grabe, mga besyo po. Very intense Lord ang pinakita ng Archangel. Pero medyo nakita lang ng error doon. Parang tinipid ng Archangel yung mga skills nila. Or napaaga yung Last Insanity ni Xborg, mga besyo po. But for this 22-29 ang ating score. Naku po, kakatok na yata ang NX Predator Solid by this time. Pero here comes, oops, ayun, Yawi Esports. Eason buhay na rin, mga besyo. Pero yung, yung base, yung base, naku po. Yung base, yung base. Oh, what a game! Congratulations to NXP Predator Solid. Grabe naman mga bestie wap, para beautiful match, punong-puno ng aksyon yung laban talaga. Ano magiging tanong natin at mapapanood natin for this game number 2, red side natin ng NXP Predator Solid MP ang gagamit ng Tom's Ready J for this Uranus H2 naman para sa isang Claude Yawi Esports for this Marza and Atlas ang gagamitin ni Chester. At para naman dito sa kabilang banda, mga bestie wap, Archangel Saksa dito for PNK, Eason naman dito for Grok, Sakuragi for Kari, Keke or Kiki for Rafaela at Ninja Killa naman for this show. Ito na mga besties, kailangan makabawi ang Archangel this time. Sila pa naman ang defending champion natin si Just ML Cup. So we expect more of a fight na naman syempre for especially NXP Predator Solid ang kanilang makakalaban dito. True. Ito for NXP Predator Solid, kung mapansin natin, si Yawi Esports naman yung nakasupport, tapos si Chester yung naka-hard tank. So, for NXP Predator Solid, ito yung switching ng roles dito ni Chester. Although, pares naman silang tank roles. Pero ganun, kabilis mag-adjust dito yung lineup nila. Anyways, for Archangel, gaya na sinabi natin, pinakakailangan nilang gawin dito is to protect the carry. Pagka namatay yung carry or napatay from time to time, automatic may iwan kasi siya pagdating sa gold. Hindi mo gusto mangyari yun kung kamatch up mo isang clone. Oo nga naman, no? Tama ka naman dyan. So, tingnan natin ano magiging takbo ng larangan ng game number 2 natin for these two teams. Pero so far, parehas na nag-iingat. But look at this Grok. Naku po, medyo agresibo ang kanyang galawan. Wala naman siyang retribution, pero sabagay, sumilip lang din naman and the vision lang for Archangel siguro ang tinignan niya dito. Pero yun nga lang, nakasalubong na dito si Grok, mga besties, pinatulan na. Naupo na! Kinamaan pa ng ankles ni Rata, yun napahinto ng konti. And the first blood has been taken kagad by NXP Predator Solid. Sabi naman, hindi pwedeng bimisplay basta-basta kapag ka sa NXP ang kalaban, no?
Kasi may double talon dito yung Tams if ever na bumalik siya dun sa weapon niya. So anyways, Price, be very solid. Magandang umpisa agad para sa kanila. For Iso naman, kilala natin siya gumagamit talaga ng Glock for Arkangel. Hindi lang tayo masyado sanay na split ang ginagamit niya. Usually kasi nakilala natin siya sa Flicker ulti ni Glock. But anyways, baka kaibigan, for this expert or solid team, kita naman natin na talagang iniiwas nila dito in terms of team fight yung kanilang Cloud. And Eason again, for the map vision dito na ating Arkangel squad. For Arkangel, nakabang lang din naman sila. Lagi magkatabi dito si Keke at si Sakuragi para if ever na masitan. Pero nga lang, Pilipay, ginamit na dito chest prevention. Nagkamali lang din naman ang posisyon. Pero H2 dito, gonna kill for this team. Nakukita natin dito, Keke, nakabawi lang din naman para sa kanya na Paella Chester dito. Halos wala ng buhay. Nice chin control. I mean, nice crowd control come from this PNK pala. Mga besyo up. So, 1-2 at the score in favor of Eris Predator Solid. Pero for Arkangel, the damage is there para sa ating laban ngayon. Tama ka dyan, Boyer. Muntik na ding makita doon yung tumitiping ano, Uranus, mga besties. And for this, patas pa halos. Ito na, Turtle will be up, mga besties. And another team fight dito sa middle lane. Chester will go down. Naku po, nadali nga lang naman doon. Mahirap talaga dumisplay so far. Pero Yawi Esports with the Feather Airstrike. Hindi abot, pero nakita ni Grock dito with the wall Guardian's Barrier. May na-cancel na lang din. Ito na, sinimulan na ang Turtle. Ladies and gents, maagaw kaya to ng Inexpired Resolve. Parehas walang retry. So far, mas lamang ang may Grock pagka ganito. Oh. Rene J, napalalim ha. Oops. Pero no, si Rene J dito, ano, parang ang problema dito for Rene J, more on Uranus yung ginagamit niya. So wala talagang masyadong skill. Unlike for those, for the two na meron siya crowd control pa rin niya nga land in from time to time. Pero anyways, mga kaibigan, ito yung problema ng NXP Predator Solid mamaya. Kapag tumaba na yung PNK nila, additional tank para sa kanila. Pero anyways, sa bottom lane side natin, Ninja Kill na napatay dito with an execute coming from Rene J. And for Arkangel, kailangan dito, ano, maalagaan nila yung PNK nila kasi kumuhanan din nila yung damage mamaya. Kita natin dito si Iso with the power of nature. Wings by Wings naman, ginamit dito na isang far sa pre-age dito. Mapapatay ni Kuya Iso natin mag-isa. And ang PNK natin dito, nakapatay din for Arkangel. Grabe nga, mga best, you have for that a very beautiful hero selection. Yung iba, pinatay yung Stamps, tapos yung Grock naman sinolo kill yung ano, yung Claude, mga besties. So grabe ang galaw dito ng Arkangel, and I think they really wanna force this game to a game number 3 to provide us a very action packed fight, mga bestie wap. And for this, nakabawi ang Arkangel, mga besties, at lamang na nga sila with the 2k gold lead against NXP Predator Solid. And let us check the items dito ng Arkangel at NXP. Direct kay Pop and 3.6k na. Ay, 3.7k na dito yung carry. So, medyo malayo pa dito yung hahabulin ng Cloud kasi actually mas malaki pa yung farm dito ng kanilang Uranus. Pero anyways, mga kaibigan, nahihirapan dito ng NXP Predator Solid na pumasok from time to time kasi grabe yung damage dito. And, Tori dito, first year turret sa middle lane ng NXP Predator Solid na sira na ng Arkangel. And for the carry, that is going to be the endless battle agad para sa kanyang items. So, damage is still agad dito for Sakuragi. Plus, red buff, blue buff nasa kanya pa. Unlike for this NXP Predator Solid, medyo nahihirapan sila kasi merong Grock na nagugulo sa kanila every time nagagawa sila ng objectives. Pero anyways, mga kaibigan, Rene J dito lang din naman sa mga push. Kaso, grabe nga yun. Sakuragi dito, kaya kill para sa Arkangel. 5-3 ang ating score para sa laban ngayon. Grabe, ang laki ng kalamangan ngayon ng Arkangel compared nung game number 1 na halos dikit lang sila parehas ng early stage ng game. This time, medyo natatambakan ng NXP Predator Solid. Pero tignan lang natin kasi bilog ang ML, mga bestie. Wap Claude dito, tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-farm. You only have 2 deaths pa lang, mga besties. So tignan natin kung makakabawi pa. Pero Feather Airstrike ito kay Yawi trying to contest this blue buff. Pero sinakuha, bakit wala sa mga paa nila? Click mo na lang ano, click tingin mo. Tingin nga tayo sa iba. Click mo yung hero. Wala. Isa ayun. Pa. Sakuragi. Ayun, napunta kaya Sakuragi 4-3. At dahil dyan, mga kaibigan, medyo lumalaki na dito ang kalamangan ng NXP Predator Solid. Pero kita natin si H2 na huli lang din naman Purify ginamit na dito. At dito na ang backup ng NXP Predator Solid. Nice Feather Airstrike dito para kay Yawi Esports. Napatay si Kuya MP natin. Turn around kill pa para sa NXP Predator Solid. Isa ako pa si Kuya Chester natin na mayroong magandang set dito for the NXP Predator Solid team. At si Kuya Iso natin, grabe mag-zone out with his Grock. As long as meron may kitang kalaban, parang gusto niya diretso, eh? Kaya nga, tama ka dyan, Ate Shanti. Talagang nagigil na gigil this time ang Arkangel so far. At mukhang medyo mas awit ng konti kasi walang nabasag o wala man lang nadikitan na tower ang NXP Predator Solid. Hindi katulad kanina na nakabasag ang Arkangel. So talagang nagpapagalingan ng ating dalawang teams dito. Parehas champion nga to pala, by the way. Arkangel champion ng Just ML Cup
recent season. Tapos NXP Predator Solid Champion naman sila ng Just ML Challengers Edition. So parehas to champion mga besties naglalaban. And 47-3 ang ating score. 6K gold lead kagad for Arkangel. 7 minute game time. Malaki-laki to. Tapos may carry pa ha. Carry pa yung tumataba dito. Tinan natin yung gold ng carry. Tinan natin yung gold ng carry. For the 7K. Carry, that is 7K. Tapos 4.5K gold dito for NXP Predator Solid. Hindi naman na ano, mataas naman chance dito ng Claude na maka, ano, makabaliktad ng laban. Kaso problema, na question dito ng NXP Predator Solid, kung gaano nila katagal maano susustain yung damage dito na binabata ng Arkangel. Kasi grabe mag-ano eh. Grabe mag-zone out si Ison. So grabe din siyang, since grabe siyang mag-zone out, grabe yung vision or information na bibigay niya dito para sa kanyang team. So alam agad na mga kakampi niya kung saan magagaling yung kalaban nila. And just like that, nakuha dito, ladies and gents, ng Arkangel lang ang panibagong turtle natin. One charge dito, H2, napilitan na agad mag-purify. Pero kita natin dito, H2, nakapag-blaze it 2, pero wala lang din naman tatamaan. Nakapanilito na isa ang Arkangel squad. Nandito si Saksa nang sasakalan din naman ng players come from NXP. At gaya na sinabi natin, Arkangel, naka-counter nila dito yung positioning ng isang clone. Tama ka dyan. So, mga best up, medyo mahirapings na ang sitwasyon dito ng NXP Predator Solid. Hindi na halos tumaba rin si H2O, and 8 minutes na dito na ipagkatngata na ng tier 3 tower ang Arkangel. For this, wala pang Lord to ha, mga kaibigan. Talagang ayaw nilang palabasin ng base dito ang NXP Predator Solid. And piling ko maaga-aga matatapos to kung sakasakali. Kung makakuha na rin ng Lord ang Arkangel, irerektahin na nila to kung sakasakali. Kasi hindi katulad nung game number 1 for NXP Predator Solid, marami din pagkakataon na tapusin nila yung laban as early as possible. Pero mas pinipili naman nila na i-wipe out o may pagpatayan for Arkangel kanina. Kumbaga nagta-tower dive sila kanina against Arkangel. Pero anyways, mga kaibigan, 8-3 score, 8 minutes and 50 seconds in third game time. Ito na, meron na endless battle dito si Kuya Ninja Kila natin with this show. For NXP Predator Solid, isa pala sa problema nila dito, ang pinaka-crowd control lang nila ay si Chester. So kumbaga hindi maganda yung setup play niya, automatic, parang mahirap na agad position dito for NXP Predator Solid. Unlike for Arkangel, meron silang show, meron pa silang doggy dito ni PNK, so, na may crowd control. Then, speak of crowd control, ayun, pumasok, mas hindi makagala si Kuya Chester natin dito, at nangalahati pa yung buhay. Oo nga, tama ka dyan. And the 9K na nga rin ang lamang dito ng Arkangel. Napaka-dominante na nila for this game number 2, 8-3 din ang ating score mga besties. 10 seconds onto our game time. Lalabas na ang Lord. So this time, wag na itong paagaw ulit sa next play Predator Solid. Dahil kung hindi, naku po, magkakaroon pa ng chance or window ang NXP Predator Solid to do a comeback. Pero so far, wag na, less error na, less mistake, mapipersa nila to. Confident tayo mapipersa nila to for a game number 3. Pero other than that, pag na-wipe out pa, naku po, may panganib alert. Diretso si Kuya Nelly natin. Ito, nakaready lang din naman ang Uncle Snare na isang PNK dito ng Arkangel. So that is 2 objectives agad para sa NXP Predator Solid. Nakuha nila yung Lord, tapos nakapatay sila ng isa. Nakapita sila ng isa against this NXP Predator Solid. Kita natin dito si Ison, literal na nakatayo lang against NXP Predator Solid. Alam niya na kapag mag-aggress siya, automatic pabakapan siya dito ng Arkangel. Kaya kudos dito sa mga players natin come from Arkangel. Kasi hindi nila hinahayaan yung tanker nila na mag-zone out nang wala lang. Oo, tama ako dyan. Talagang they do it on a purpose, kumbaga. Ika nga. Pero heto na, mga besties, papasok na ang level 2 Lord sa middle lane natin, mga besties. Pero pumasok na, una na si Chester kaagad. Pero naupo, wala siyang nahuli. Siya pa yata ako na magiging casualty and unstoppable kaagad para kay Sakuragi. Together this tier 3 towers been taken down. Another wave, the dragon naman para kay Ninja Killa with a double kill na para sa ating Saksa, mga besties. Ay, yung Saksa, Sakuragi, rather with the carry. Naupo, ito pa tuloy pa ang buhay. Ito na, buhay na mga kaibigan. Pero kita natin dito limang players come from Arkangel. Pumasok si Kuya MB natin, pero mukhang mapapatay pa nga yata dito. Hindi, pinapatakas na aso. Pero well defended pa rin for NXP Predator Solid H2. With that blazing duet, at ito na naman ang another minion wave, and mukhang this is it for our game number 2. Congratulations to Arkangel. Grabe mga best wap, tama nga tayo dito, and this is a one-way ticket mga besties for Arkangel. Dire-diretso lang, hindi na nga nakabasag o naka-damage dito ng tower dito para sa ating laban. Pero anyways, this is game number 3. Natalo dito mga best wap ang unang tara ng point para sa ating teams ngayon. Red team natin ang NXP Predator Solid, H2 gagamit ng carry, Renegade naman para sa isang Tams, Yao Esports.
for the Scoop Rochester para sa isang Joy and MP for the Sask. At para naman dito syempre sa Arkangel, Isa naman dito for Grock, Kiki naman dito for Farsa, Saksa for Esmeralda, Ninja Kayla for Faramis, at Sakuragi naman for Bruno. By the way, mga besties, so eto na. So far, pamimigay natin, ilan nga? Tatlo na, no? Kasi umabot na. Tatlo na. 6,000 viewers. Tatlo na po ang pamimigay natin. Pero syempre, nakita namin dito sa shares, umabot din ng 1.5. So, napakalupit nyo po. Ayan, thank you so much for sharing the stream from the bottom of Just M- of our heart, Just ML family, mga besties. Thank you for sharing. Magdidi ka na kayo, Chappie. Ito, naka, punta ko yung nagsabi nun, baka nautal na ako kasi panibagong spiel na naman. Pero anyways, mga kaibigan, kita natin dito si Kuya Chester natin na pili talaga mag-flicker out using that Johed. Oo, tama ka dyan. And by the way, in addition to that, 5,500 na po ang ating pamimigay sa pagkatapos ng laban na to, and we're doing it on a Q&A portion, okay? So make sure na manood kayo sa end ng ating live para makasali kayo sa ating giveaway session. Lima ang mananalo ng Tigpa 500, okay? Pero ito na, sa bottom lane, Saksa na upo, delicates na dito yata. Mga besties, medyo malalim na lang din, and a good tank dito for Yawi Esports, siya na ang kumuha ng damage from the turret para mapatay naman si Saksa. Medyo naka-isang round pa ng trip to Jerusalem si Ate Esmeralda natin ng Arkangel, automatic mamatay na yung Kufra. Pero anyways, mga kaibigan, 1-1 agad ang ating score dito for Expert or Solid. Silang lamang on the initial goal dito para sa ating setup ngayon. Anyways, for Arkangel, Bruno ang kanilang marksman dito. So, sakto-sakto kaya Kuya Sakuragi, may bola, iba lang ng sport. Oo nga, no? Ano to? Ang tawag dito? Futuristic na soccer player. Ayan, futuristic na soccer player ang Bruno na natin dito, mga bestiwap. At ito, isa na lang, isang bitaw na lang tayo, mga bestiwap. If you reach 9,000 viewers, isang additional 500 diamonds ulit, 6 na agad ang pamimigay natin. Okay, 9K viewers lang yun. Basic lang sa inyo yun. Sa 4,300 na nanonood, tigi isang shares lang kayo, matik, makukuha natin yung 9,000 viewers. And we'll be giving out 5,000 diamonds. So, okay. So, 6 ang mananalo. Piestang piesta yun. 500! Oh, ay, 500 pala. 6 na 500. 6 na 500. Wala na tayong sahod kapag kanyari yun. Baka tayo naman talaga yung literal na hype, isip yun. Na-hype. Buti na lang, nabawi. Delikado. Pero yung mga kaibigan, si Winchester natin dito nasa delikado. Pero nice pasok dito pa na kay Yawi Esports. Grabe na tayo. Blagaboom lang. Set up play gaming from that Umbra. Pero sa aksa dito magagaling sa likod. Kita natin si H2. Wala nang buhay. Ready check dito against 2. Pero medyo na literal na nabahay kung sinong kukuhanin dito. Faramis nandun. Nabalibag dito ni Kuya Chester natin. Napakasakit na joy dito against Faramis. Pero buhay pa rin. And hinabol dito ni Kuya MB with that EMP skull from Tazaz, at hindi pa rin punta pa sa ating laban. Rene J dito naka-ready for German God, possible. Pero nandun yung Esmeralda or si Saksa dito for Arkangel. Nga, mga best two. Pero eto na, naku, ganun din si Kiki dito, lumalaban for further airstrike. Pero ito talagang pinamagandang zoning capability sa Farsa. Hindi mo na kailangan lumapit off of maze check para lang i-zone ng kalaban. Auto-pindot ka na lang ng ulti mo, malalaman mo lang din kung nasan sila. Pero to si Chester dito, naupo, mission lang, nakita niya na kumukuha ng buff. Turtle is now up for this game. Unang turtle pa lang to, pero nako, mainit na naman talaga ang laban. Pag itong dalawang team na to talaga nag-aharap, talagang pinupuno nila ng aksyon ang ano natin. Pero ito na, si Sakuragi, wala nang buhay, mga bestie. Ayun na, natutukan na, tapos naku, hinabol ko. And yun, walang the please, mga besties. Ito pa, si Chester din, wala nang buhay. And boy, walang the please. Sabi niya sa akin, Ison. Joke lang, guys. Pero anyways, kita natin dito talaga tanke yung nagkabakbakan doon. And comment on Yawi Esports on the finishing that play. Talagang hindi niya nahinayaan dito si Sakuragi na makatakas pa. Ginamit niya yung flicker. Hinabol niya yung cyclone ayon dahil na napatay niya si Sakuragi. Hindi na pinakawalan eh, no? Oops, sorry. Hindi talaga pinakawalan kulang. Memshi. Pero habang nangyayari yun, turtle na kuha dito na NXP Predator Solid. Grabe yung engagement na yun. Pero hayaan na natin, move on na tayo. Yun nga lang, sa bottom lane, mga besties dito, si Kiki, napatay siya dito. 2-on-1 yung laban na yun. Pero si Tamos pa rin ang lumamang at nakapitas pa rin ng isang Farsa sa bottom lane. Plus, turtle naman din dito. And hindi ko na napansin kung sino nakakuha eh, kasi tumingin ako sa clash. Pero nako, 3K gold lead in favor of NXP Predator Solid. Grabe. Feeling ko dito sa laban itong dalawang to, ha. Kung sino lumumang ng early stage ng game, yun yung nananalo, eh. Oo, yun yung kailangan dito bawiin na actually ng
since lamang na dito LSP Brother Solid, yun ang kailangan bawiin dito ng Arkangel. Pero anyways, meron kasi silang farsa dito, kailangan din ingatan ng Arkangel squad. Kita naman natin sa bottom lane side, hindi pa nila mapatay doon yung isang thumb. So medyo kulang pa sa damage sa kanilang double mage setup. At sa top lane natin, si Paring Zask. Kuya MP doon, talagang objective lang na objective. No, na Paramis yung nagde-defend doon. Medyo may hirapan si Paramis in terms of damage. At speak of guys, napang na-setup player naman para kay Yaoi Esports natin dito. Isa na pilitan na mag-backaway pa rin nga lang. Di na rin nakatakas pa. Free dito kami H2 si Kuya Chester natin. Wala sandwich play stack sa halos. Wala na buhay dito. Run for the life. Flicker in para kay Chester. Wala yata ng ejector. Eh, hindi na pa para si Keke dito. Anak po tayo mga besi wap at hindi pa rin sa ating laban na isama pa si Shakira dito na ilabag ang kanyang ulti. Buhay ulit ang players ng Arkangel pero patakas na ang NXP Predator Solid. Laban pa nga si Ninja Kila dito pero okay lang, ghost na lang din yan. Paborito nilang ginagawa. Pero 2-8 ang ating score mga Bestie Wap. 5k gold lead in favor of NXP Predator Solid. Naku po, talagang napaka-solid ng kanilang game number 3 this time. Kung sino nga ata ang... Uy, grabe naman yun! The power of Zask mga kaibigan, MB is real. Mga besties, yung ipis niya lang pumapatay-patay na mga kaibigan. And napakalupit nun. Grabe, sabay bayan din talaga. Grabe din pang zone pala tong ano na to. Dun Zask na to. Pinapasok niya sa mga bush. 2-in-1 ano eh. 2-in-1 combination eh. May pang face check na siya. May pang zone pa automatic. Pantakas niya rin if ever. Sige, ako unahin nyo. Nakapasok na ako dito sa ano ko. Kumbaga nakapasok na ako dito sa ipis ko. Pero anyways mga kaibigan, nakakuha ng turtle objective dito ang NXP ang Predator Solid. For Arkangel, gaya na sinabi natin, hindi natin masyado nakikita yung pinaka-purpose na isang Paramis dito sa ating laban kasi bago pa siya makapaglapag ng ulti automatic. Kumbaga hindi niya na kaya ding i-revive or hindi na makakaabot yung mga kakampi niya. Pero anyways, kita natin dito si Chester. Naurong lang din naman ng flame shot and the bottom lane side. Dapat ay pala dun si Kuya Saksa natin with that Esmeralda. Nasira na rin ang second tier turret dito sa bottom lane. Pero may sagot lang din naman ng Arkangel dun sa top lane side natin. Pero hindi masyadong magandang trade kasi mas lumiit pa lalo ang mapa dito ng Arkangel against NXP Predator Solid. Grabe naman nga, tama ka dyan. Ito na, naku po, Ninja Kila, nadamay din doon mga Bestie Wap. Yan ang Prob 5, kumbaga, dito sa ating laruan. Eh, medyo nagkakaroon na ng space dito ang NXP Predator Solid. Baka dire-diretso nyo ito kung sakasakali. Napakaaga na ito. Ito na, another teamfight kaagad dito. Si Eason, wala nang buhay. Alisaksa ang naiwan sa Dreams doon. Pero to, naku po, yung ipis ni MB dito. MB? Ang sakit na ni MB guys kasi kanina pa siya naiwan dun sa top lane side natin. Tapos masakit na din yung carry. Kinagandahan dito for NXP Predator Solid. Si Yaoi Esports, hindi mo alam kung saan siya magagaling. Lagi siya naka-bush or kaya if ever, naka-ready dito. Naka-ready na siya habang tumatakbo pamalapit sa kanya yung mga kakampi niya. Kunwari hinahabol dito si H2, automatic naka-ready si Yaoi Esports. Tapos tumatakbo yung carry. So pagdating ng Arkangel, para sila na dyan checkpoint, instant setup agad para sa kanila. 2-12 ang score mga kaibigan, 8 minutes and 25 seconds into our game time. I then check tayo na isang mabilis direct. Oo, eto na, para makita din naman natin ang progress ng kanilang item. For this, si Joey naman pala naka-tankiness. So, okay din to, magandang pang-initiate din to sa asakali. And for the core, di naman masyado ganun katataba ang Arkangel, pero for NXP Predator Solid, grabe. Mga besties, mag go golden stuff ng carry ah. Compare dito sa Bruno na wala, isa pa lang item. Kailangan humabol dito ng Bruno or else may hirapan talaga sila. Actually for Arkangel, kaya pa naman nila kasi ang kanagandaan ng double mage setup nila, mabilis sila mag-clear ng minion wave if ever, lalo-lalo na may farsa sila. Ang tried natin sa mga tournaments, kapag may farsa, sobrang na-extend yung laban kasi hindi din mapasok kasi sumasakit na yung farsa. But anyways, for NXP Predator Solid, kinukuha na nila yung Lord dito habang nandito ng gugulo si RNJ together with Johed. Para if ever may vision lang din naman dito ang NXP Predator Solid, if ever na merong lalapit dun sa Lord. Tama ka naman dyan. So, binabala-balaan silang din ng NXP Predator Solid dito, knowing the fact na lamang naman sila pagdating sa map of vision. So, at least nakaka-maximize nila yung kalamangan nila. And for this, nakuha na rin ng NXP Predator Solid ang level 1 Lord. So, this is gonna be a challenge for Arkangel. They really have to defend their base sa middle lane pupunta ang Lord. So, mga bestyo, bago pa matapos yung laban na to, I would like to remind you, 9k viewers, 6 na tigpa 500 diamonds ang ating pamimigay. So far, 6k viewers na tayo. So last 3k na lang, paabutin nyo na yan mga bago pa tumatapos ang ating laro. How? Share nyo lang tong stream natin sa mga Mobile Legends groups and entire timeline publicly. And let's go. Let's do it. Let's nail this
goal, mga besties. Bago matapos yung laro natin. And for sure, dito for NXP, Predator Solid, madami silang ipapakita pa. Pero anyways, mga kaibigan, Isun dito pumasok, pero halos wala ng buhay. Nagamit na dito ang ultimate comfort na parami si Chester Medjun, or Tugla naman. Patay dito si Paris Axel natin. Napakasakit dito ni Azaz. Talagang nakalahat. Uy, pero naiiwan doon, naiiwan siya doon. Pero dito sa bottom lane side natin, Inhibitor Turret, ang nasira na NXP Predator Solid. Minus 1 na agad dito sa mga strongholds ng Archangel. Middle lane, nasama na rin mga best of Yahweh Esports dito na bouncing balls. Kung iso natin, wala na buhay. Mga kaibigan, pero si H2 dito, hindi pa mahuli, hindi mahuli. Ah, nagkaroon ng shield. Aray, naku po. Pero yun lang dito, another. Ang ganda naman ng ejector dito ni Kuya Chester. Pero here comes the setup play from Yahweh na naman, talagang paboritong gawain. Pero heto na, tower lock para sa NXP Predator. Solid will get the 2-1 win against Archangel. Grabe, mga bestie wap. Napalupit na pinakita dito ng both teams. Pero at least at the end of the day, NXP Predator.